guys, it's me again, Geraldine Isamproud Cheche, isang proud OFW domestic helper dito sa Hong Kong. And guys, yun nga, mag-isa lang tayo ngayon, so video-video muna. Kasi today is Saturday and yung tatay ng alaga ko is wala trabaho, kaya umalis sila, nagpunta doon sa lola at iniwan na naman ako. Tsaka yung amo kong isa, yung babae, is darating siya mamaya pang 9, so 6:30 pa naman tayo magluluto or 6:45 pa naman ako magpre-prepare ng lulutuin. Tapos na yung trabaho ko and now is 6:05. So may time pa tayo konti, guys. Gusto ko lang mag-share ng konti, no, about doon sa OWA na magiging yung about sa naging experience ko doon sa OWA. Ayan, yung 4 days training sa OWA, PDOS, first day and 3 days na OWA. Yung kung ano yung mga pinagdaanan ko doon. So guys, pagkatapos sana matapos yung video na to, lalong-lalo na doon sa mga aspirant na mga OFW papuntang Hong Kong or kung kahit saan man papunta, kasi lahat naman is dadaan ng PDOS and OWA. So guys, stay tuned and watch out, charot. Hello guys, so yun na nga guys, no, so pagkatapos yung video na to, so malalaman nyo and everything yung about sa PDOS and OWA. So guys, please don't forget to like and subscribe to my video and to my channel, charot. And guys, ilalagay ko din yung Facebook account ko, link ng Facebook account ko sa description, kasi may mga subscriber, charot, may mga subscriber tayo na mga nagtatanong ko ano yung Facebook account natin and gusto nilang i-add kasi may mga katanungan pa sila. So ilalagay ko na lang yung link ng Facebook account ko, i-message nyo na ako kung may mga katanungan kayo, charot. So yun na nga guys, pag-usapan natin yung about sa PDOS. So guys, ang PDOS meanings, PDOS, it means pre-departure orientation seminar. Ayan, yan yung meaning ng PDOS. So guys, ang PDOS kasi guys, meron siyang 10 habilin, char. Yung mga, I mean, yung ano na guys, orientation siya, seminar siya, yung mga dapat mong isaalang-alang or isipin pag nag-abroad ka, kung handa ka na ba ganun. So ang first is, ang habilin ni PDOS is, isaisip mo kung ano yung gusto mong makamit sa pagtatrabaho mo, sa pag-abroad mo. Diba? Lagi niyong ilagay sa utak niyo 'yon at huwag niyong kakalimutan dahil magagamit niyo 'yan kapag sobrang hirap na hirap na kayo at gusto niyo nang mag-quit sa trabaho niyo. Ayan, lagi niyo 'yang tatandaan kung bakit niyo gustong mag-abroad. Okay, second is ihanda mo 'yung sarili mo sa trabaho na pupuntahan mo, kasi guys, ang pagtatrabaho sa ibang bansa is hindi talaga siya madali. Super. Lalong-lalo na kung ikaw ay first timer. Maraming pagkakataon na gusto mong mag-quit, gusto mong umuwi. Iiyak mo lang 'yan, guys. And lagi mong iisipin, guys. Pray lang ng pray, lalo na pag natapos mo 'yung araw, guys. Pray ka lang, kaya mo yan, and lagi mong isipin nga kung bakit ka nandyan, kasi kung iisipin mo yung dahilan mo kung bakit ka nandyan, hindi mo maiisipang umuwi. So pag gising mo sa umaga, sabihin mo lang, kaya ko to. Tsaka guys, natatapos lang naman yung araw, and matatapos din yung dalawang taon mo. So wag na wag ang bibitiw, guys, para sa kinabukasan, charot. Ayan, so number 3 guys, is tandaan ang iyong responsibilidad at karapatan. Tayo guys, bilang isang OFW or domestic helper, meron tayong mga karapatan. Karapatan at mga batas na dapat sundin. Depende yun guys sa bansang pupuntahan natin. May mga karapatan tayo. So dapat alamin nyo yung mga karapatan nyo, alamin nyo yung mga karapatan natin bilang isang domestic helper na dapat hindi isaalang-alang natin. Kasi kung hindi mo alam yung mga karapatan mo, maaaring kunwari, for example, yung mga day off, hindi mo alam na may day off, or kung ano pa yung mga dapat mong malaman, dapat alamin mo yung karapatan mo, guys, pag nag-abroad ka. Eh, meron namang, guys, merong orientation naman, kagaya sa amin dito sa Hong Kong. Pag nagpunta ka ng Hong Kong, is maraming, meron kang ipapapanood sa'yo na video about doon sa mga rules and regulation batas dito sa Hong Kong. So, malalaman mo ang lahat. So, kailangan panoorin mo talaga yun. Ayan po to. And yes, guys, dapat ka umangkop sa kultura nila, wag mong babastusin or respetuhin mo dapat yung kultura ng bansang pupuntahan mo, and wag na wag kang lalabag sa mga batas at alintuntunin sa bansang pupuntahan mo. Kasi guys, pag yung multa, yung mga maraming si guys, yung mga multa is pag i-convert mo into peso, napakalaking halaga niyan, guys. So wag na wag kayong lalabag sa batas nila, tsaka marami pang imprisonment something na mga kaparusahan. So better guys na maging masunurin tayo sa batas at sa kultura ng bansang pupuntahan natin. Okay guys, and then pangalagaan mo ang iyong kalusugan, guys. Dapat ilagay niyo sa utak niyo na kalusugan or ang sarili natin ang ating kapital sa pagtrabaho ito. So dapat pangalagaan natin vitamins, or kailangan tayong maging healthy, kasi guys, yun yung kapital natin. Kung magkakasakit tayo, tayo din yung kawawa. Tsaka dito sa ibang bansa, guys, ikaw at ikaw, sarili mo lang yung magiging sandalan mo. So kailangan maging malakas ka, isipin mo palagi yung sarili mo, yung kalusugan mo. Ayan guys, and then number buksan mo ang iyong isipan, guys, sa mga bago mong malalaman sa bansang pupuntahan mo, yung mga bago mong paalaman na matututunan. Kasi guys, pag nasanay ka na sa mga kasanayan doon sa bansang pupuntahan mo, is madali na lang sa yung mag-adapt doon sa culture nila. Hindi ka na mahihirapan na makibagay sa kanila. Okay, so and then number 8 is makipag-ugnayan sa pamilyang naiwan mo. Guys, huwag tayong maging yung iba kasi pag nakalipad na is hindi na makikipag-communicate sa pamilya. So guys, tsaka marami ha, sa 100%, siguro mga 80% or 75 to 80% yung mga nasisirang pamilya. So it's because of lack of communication. Tsaka kung hindi kasi talagang matibay yung root nyo ng partner mo, is talagang masisira yung pamilya mo. So ihanda mo yung sarili mo about dyan. And guys, focus ka lang, kasi kung hindi naman, yun lang yung kailangan mo. Focus ka lang, isipin mo palagi kung bakit ka andyan. Wag kang isipin mo palagi yung mga anak mo, yung mga anak nyo pag nag-abroad kayo. Kasi pag inisip nyo lang yung sarili nyo kaligayahan, is talagang ang ending is magiging broken family at yung anak nyo yung kawawa. So guys, isipin mo palagi, communicate palagi sa pamilya. Okay guys, and then the next is mag-ipon. So guys, palagi nating isipin na mag-ipon. Ako guys, nung syempre nung first
alis sa yung Dubai na experience ko. Eh, syempre, umuwing walang ipon. Kasi nga, mali yung, or siguro ganun talaga pag first time. So, siya, ngayon, second time, eh, syempre, mas ano na, natuto na tayo. So, guys, dapat isaalang-alang natin pag nag-abroad tayo is mag-ipon. Ayan. Kasi, sa pag-iipon, magiging successful yung pag-abroad mo. Hindi siya masasayang yung taon na sinakripisyo mo, na mawalay sa pamilya mo at danasin ang lahat ng hirap. Pag nag-ipon ka, maaari, ito na yung huli or napag-abroad mo. Kasi meron ka nang gustong makakamit mo yung mga gusto mong pinangarap mo o yung mga dahilan kung bakit ka nag-abroad. So, ipon-ipon lang. And guys, sahod minus savings equals divided by the expenses. Ganun guys ha, hindi yung sahod and then expenses and then ang natira is savings. Kasi guys, yung expenses is unlimited yan, alam naman natin yan. So, dapat unahin natin yung sahod minus savings. So, yung natira, doon na yung mga expenses natin. Ganun, guys. And then, mag-plan sa pagbabalik. Charet. Mag-plan sa pagbabalik, guys. Yung, yun na nga, mag-ipon. And, siguro, syempre, deserve naman natin na maging masaya sa pagbabalik natin. Sa 2 years ba naman, di ba? Wala ka sa, ano, wala ka sa Pilipinas. So, dapat din, syempre, pag umuwi tayo, hindi tayo waldas ng waldas. Kasi nga, hindi naman pinupulot yung pera na, na pinagtrabahoan natin dito. So, ayan. And then, guys, alamin nyo yung mga, ano ha, alamin nyo yung mga ahensya or yung mga government offices sa bansang pupuntahan mo at saka sa Pilipinas. Kasi yun sila yung mga makakatulong sa atin sa mga kailangan nating malaman or kung mayroong wag naman sana mangyari sa atin. So sila yung dapat nating kontakin. Sila yung makakatulong sa atin. So alamin niyo lahat ng mga ahensya na makakatulong sa atin bilang OFW. Ganun. Alamin niyo lahat. Ayan. Guys, so ayun lang yung bili ni Pidos. And then guys, the next video ko is gagawa tayo ng video about sa OWA. Kasi guys, masyado nang mataas siya. And then guys, magluluto pa rin kasi ako. So mamaya gagawa ako ng pang video para sa OWA. And then guys, thank you so much sa pala. Hi guys, again. Thank you so much nga pala doon sa mga hindi ko kakilala na nagla-like and subscribe, nagme-message sa mga videos na ginagawa ko. Sobrang na-appreciate ko yun guys. And thank you so much kasi nagtitinki din sila sa akin kasi nga nakakatulong daw yung video ko sa mga aspirant na maging domestic helper or OFW, di ba? So, don't forget to like and subscribe guys. Thank you so much for watching and bye! Next time again!